guys. Dito tayo ng papagawa ng ano ng makina. Ito yung mga machine ko. Makina ng bako. Walang kayo rapira mo na? Oo, hindi ka. Walang matakaw sa kasket. Bakko. Bakko. Isa, makapuri natin isa. Isa lang natin may ari yun, ha? Sa, ano yun? Sa, yun na malaki yun. Meron ba rito, no? Yan, nag-overturn sila kagabi. Sinalpak yung mga piston. 2, 4, 6. Makina naman ng ano to? Bakko rin? Tama tayo. Eh. Tama yung motor nyo na yan. Iwalay-walay. Pero ang mga mekanikong ano, patulad nyo, mga professional, kahit maghalo-halo yan. Oo. Alam kung saan nakapwesto. Kung saan nga pala ng ano. Oo. Ganun. Ah, ganun. Basic lang. Kung baguhan, para wala. Oo. Kung baguhan, ano, kung baguhan, mahirap. Pero mga ganitong trabaho sa kanila, ano to, mani-mani lang. Kasi mga guys, sa tagal na tayong nagpapagawa sa kanila ng makina, sila tumatanggap din. Kaya ginagawa nila, tinanggap nilang makina, sila rin ang ano, sila rin ang nagbubuo. Pero ako, ginagawa ko po para sigurado po yung ano ko, walang hindi mo pwedeng ibenta doon sa nagset. Ako na lang po ang gumagawa. Ayan, ginagawa natin. Ano? Heaten. Two, four, six, eight, ten. Daming pangtarno. Ayan o. Yung kinain ng ano ng bakal, yung bushing, pinaribusing ulit, pinamasin siya. Binhiltaban tapos tubuyan. Ayan, tapos lalagyan ng ano to, bushing ngayon. Anong maganda dito bushing? Tanso ano? Mayroon ko, mayroon na sila nabili niyan eh. Mayroon pa ka, kaya nilakay ko ng butas. Ah. Ang ginawa, pinalaki yung ano, butas para lagyan ng bushing para maging eksakto rito. Bulldozer din, bakko. Bakko. Ayan. Cylinder head. Ay, black nang. Suso. Ayan ako. Nasalang sila ng magre-replace sila. Para-uri natin yan. Hindi ko mga kanina mga guys, mapakita sana natin yan kung paano mag ano, mag-replace gamit ng machine. Pero sa dami ng gawa dito yan. Ito naman calling nila ito. Anong makina yung bossing? Nissan. Nissan
Yan, TD27. I-honing ko itong ano. Magpalit. Pagpalit kayo ng liner. Yan, i-honing nila ngayon yan. Ipinis nila yan. Para maganda yung lakap ng piston ring. Kukunin na yung tama ng gap ng ano, piston ring. Nag-overtime kayo kagabi. Dami kayong gawa oh. Para makita nyo yung ano kung saan ka nagpapagawa. Saka yung 4M40 kasi mga taga Marikina, inatrasan nila yung ano, yung cylinder head. Ayaw nilang i-replace, matigas daw. Eh dito walang imposible. Sa kanila puro posible. Ito may kanya-kanyang ano, nakatoko sa kanila. Ito ipipiting yan. Tulad yan, maglilinis muna. Ngayon, ipipiting yan. Ang dami oh. Ito ay, siguro ito yung ano sa B10, yung dyan sa labas. Yan mga guys, larga na tayo. Hindi na natin magkita, pero ito yung mga ginagamit nilang mahin. Umiikot po niyan. Pero antayin natin kasi yun sineset pa yun eh. Ito kanina yung back ko. Yung belt niya isa, dalawa, tatlo, apat. Balancer po niya. Flywheel. Injection pump. Ulitin natin to. Set na yung ano niya. Nilapag na. Titignan kung ilang pasada yan. Kasi ito yung ano, pang bitin. Ito yung tumira ng ano machine. Ito yung tumira ng ano 4M40 na cylinder head. Kung ano kasi tinamano yun sa gilid o turbo na tayo rito. Yun o, tinamano ito sa gilid dito, hindi pa o singkong. Ito po yung ano, kung naka-overheating po yung makina nyo, bukan mong mangyayari ngayon, ipipinis niya po yan, unti-unti po yan kasi hindi pwedeng biglaan yan. Ganito lang po, ipakita natin saglit, baba na tayo sa antipolo ay sa ano, sa masinag para magagawa rin tayo. Thank you. Ah, ganun lang mga guys. Ganun po yung ano, ginawa nila sa cylinder head natin. Ayan mga guys, ito yung bumalat ng ano. Ito yung tumira dun sa machine kanina. Ayan, gagawin natin mga guys. Iwalay-iwalay na tayo rito. Abangan nyo na lang sa conception. Oh, sorry. Sumayamot. O kaya soliven. Okay mga guys, kita-kita tayo doon. Dito tayo sa Maklukogyo. Yan. Alimusal si Mrs. Nakain ko na yun. Egg and disala lang tayo. Ay, wala na. Nakasubo na lang. Ayun, medyo mapaga tayo dun sa ano.
cylinder head na ating kinuha. Almusal tayo dito, inabot tayo dito ng almusal. Umalis tayo dun kanina, ano, past 6 o 7. Darating tayo dun mamaya, sabi ko nga po, kwentuhan tayo dun. Meron din pa tayo papakita dun ng ano yung bago dun sa ating shop. Kasi, yung mga nagtatanong dati ang sign ko po, Petron. Ang katulad ng ganyan, o mamaya po dun, makita nyo po, Caltex na tayo. Okay. Guys, dito natin sa ano, palengke ng Kogyo. Sabi ko nga po ulitin natin, kita-kita tayo sa baba. Ayan. Ito po yung Kogyo. Tinatawag nilang gate 2 kasi andito yung labasan ng ano, labasan pasukan ng gate 2. Ayan yung kanan ng Hyundai. Ayan. Dito tayo sa highway, Marcos Highway tayo. Ayan, kita-kita ulit tayo sa ano. Sabi ko nga po, ulitin natin. Doon na lang tayo sa Mayamot, Solibel. Kanina mga guys, Marcos Highway tayo. Dito tayo, dumante sa likod. Nag Blue Mountain po tayo. Dito tayo ngayon sa overlooking Antipolo. Yan yung mga nagbabay ko. Kita niyo po yung Blue Mountain view overlooking. Kaya ito bubuhay ng mekaniko, gigising ng maaga, prepare sa mga gawa, tapos hapon, kung pwedeng pandarin, pwede, pero kung hindi kaya, huwag pilitin para iwas bakjab. Dapat sabi ko nga po, ano, pulido, slowly but surely, ay, hindi na naman tayo eh. Pero minsan, isama natin yung magdadrive, ingat-ingat, minsan hataw-hataw. Nasa lugar. Mga guys, ito na sa baba. Sumulong highway tayo ha. Kanina makita siya no, sa Blue Mountain. Lusot natin po yun. Sumulong highway po yun, yung overlooking. Ngayon po, dito na tayo sa kanto ng tinatawag na Solibeno, kaya diretso Laylac. Yung kanto ng Durawood. Kaya po minsan mga guys, yung mga nagtatanong kung asan yung shop ko, kung andito po kayo sa Sumulong Highway, kung galing po kayo ng Marcos Highway po, kakaliwa po kayo sa ano, sa Sumulong Highway, meron po kayong makitang Petron. Yan. Pero dito po sa kanto ng ano na nilikuan natin yung kanan, 7-11 po yun, tapos Durawood. Tama. Bali mo mga guys, makita nyo ito mamaya. Yan mga guys. Kakanan po tayo rito. Ito po yung Durawood Construction Lumber Supply. Tapos sa kaliwa po 7-11. Ngayon kakanan po tayo. Malapit na yung shop natin dito. Yan. Itong daan natin, itong puwi ng Solibeno. Busy po ito. Ito po yung Solibeno po, pagdating doon sa creek, pagtawid po ng creek, ano na po yun, lilac na po yun. Yun lang po mga guys, kung halimbawa po, galing po ulitin natin, kung galing po kayo sa Cubao, nag-Marcos Highway po kayo, kakaliwa po kayo doon sa ano, sa Sumulong Highway, tapos pagdating nyo dito sa kanto, kanan, Solibeno. Kasi po, yung mga nagtatanong, Jess, saan ba yung pwesto mo? Sinasabi ko minsan po, kung saan yung location ko. Kung hindi nyo po may ano yung sa Google Map, Just Auto Repair Shop po kasi pangalan. Yan. Lapit na tayo. From Sumulong Highway to ano, sa parang nasa 100 meters. Yan. Ito na po tayo. Yan po, yun ang bagong ano natin.
Just Auto Repair Shop Delo. Yan, papasok tayo ngayon dyan at check natin yung rack and pinion. May ginagawang rack and pinion. Tayo ang gagawa niyan. Pinapatanggal lang natin yung sila. Okay, yung Bajero po, yun po yung kinukuha natin ng cylinder head. Ito po, saka yung isa. Pares po yan, yung sa harapan, makina po yan ang gagawin dyan. Okay. Ayan mga guys, Caltex na. Just Auto Repair Shop. Ayan mga guys, karating na tayo. Ulitin natin mga guys, yung cylinder head ng 4M40. Doon tayo nagpababa. Ayan. Paano natin to? Yung ipalinis natin yan ng kerosene. Baba muna sir. Tapos sabihin na rin natin baba ng palitan ng bulb seal para isahan. Okay ba sir? Baba muna. Magal lang yan. Aluminum yan eh. Trinis muna ha. Ayan. Mga guys, don't forget po to subscribe. Just Auto Repair Shop. Yan po yung pwesto natin. Don't forget to subscribe uli. Okay. Yan. Thank you.